bata. Ako si Sir Mar, ang makakasama ninyo sa masasayang leksyon tungkol sa ating wika. Tara, samahan ninyo ako na kulayan ang mundo ng MTB MLE 3. Dito sa Silid-Aralan sa telebisyon na inyong babalik-balikan. Kaya ihanda na ang inyong ballpen, papel, at self-learning module. Laging tandaan, basta't kasama si Sir Mar, siguradong kahit nasa new normal, asignaturang MTB MLE 3, ma-e-enjoy mo sa DepEd TV. Kumusta? Handa na ba kayo? Simulan na natin ang inyong paglalakbay sa mundo ng asignaturang MTB MLE 3. Sama-sama nating lakbayin ang episode nito ng masigla. Napanood ba ninyo ang nakaraang episode natin? Mabuti kung ganun! Tara, ipagpatuloy na natin ang inyong paglalakbay sa kabanatang ito. Ngayon naman, nais nyo bang matutuhan gumawa ng tula? Tara, isasama ko kayo sa bagong leksyon na ito tungkol sa pagsulat at pagbuo ng tula. Tara na! Ano kayang ibig sabihin ng pag-ilaw ng mga salita? Isa kaya itong babala, mga bata? Ito na ang mahiwagang tanong! Pagbilang ng pantig ay mahalaga. Sa pagbasa ng maayos sa pangungusap, ito ay nakatutulong pa. Anong leksyon kaya ang inaral nyo na? Ano kayang sagot sa mahiwagang tanong? Tama! Mahusay, mga bata! Ang tamang sagot ay ang pagbaybay o pag-spell ng mga salita. Wow! Bumukas na ang mahiwagang pinto! Tara, mga bata! Pasukin na natin! Tao po! Tao po! May tao po ba dyan? Ang gara ng damit ko! Nandito ka rin pala, Maski! Huwag kayong kabahan, Sir Mar! Kaya natin to! At ngayon naman ay pakinggan at salubungin natin ang isang masking gabong palakpakan ang huling kalaho sa pagbigkas ng tula. Bata, bata! Ano ang iyong ginagawa? Di ba't sa bahay lang? Para nyo ng awa. Huwag lalabas nang sa COVID-19 ay di mahawa. Isa-isip lagi ang kalusugan ng di mapariwara. Nakinig ng mabuti sa inyong magulang. Huwag pasaway, tumulong sa gawaing bahay at huwag mag-aaway. Bigyang halaga anumang bagay. Lahat ng ito'y mula sa Diyos maging ating buhay. COVID-19, masyadong mapinsala. Walang sinasanto, bata man o matanda. Maging mga doktor, pulis, mga tendera at iba pa. Sa COVID-19, sila'y pinahirapan, iba'y nawala. Magkaisa tayo, manalangin sa Diyos na may likha. Malagpasan natin lahat ng pagsubok na ating kinahaharap. Huwag mawala ng pag-asa sa ating dinaranas na hirap sapagkat alam nating may bukas pa at may hinaharap. Kaibigan, sama-sama tayo, magtulungan tayo. Social distancing, gawin sa iyong kapwa-tao. Hand washing, huwag limutin upang virus ay puksain. Magsuot ng mask at panatilihin ang kalinisang mithiin. Kaya ating labanan, COVID-19! Huwag mawalan ng pag-asa ating damhin. Magandang kinabukasan, kayang abutin. Pananalig sa may kapal ang siyang sandata
natin. At ang nagwagi sa pagbigas ng pula ay sina Maski at Sir Mar! Sir Mar! Sir Mar! Sir Mar! Sir Mar! Gising, Sir Mar! Panaginip lang pala. Nakatulog kasi ako kanina pagkatapos ng klase namin eh. Hindi ka po nananaginip, Sir Mar. Maraming bata ngayon ang nanonood at nasasabik pang pag-usapan ang iyong binigkas na tula na may pumagat na puksain, COVID-19. Gayun din ang malaman kung paano bumuo ng isang tula at ano ang mga dapat malaman tungkol dito. Ah, talaga? Ikaw, gusto mo rin bang malaman kung paano bumuo ng tula? Tara, alamin natin! Kumusta mga bata? Ako muli si Sir Mar. Sabay nating alamin kung paano nga ba sinusulat ang tula. Tara na! Handa ka na ba, Maski? Yes, sir! Magaling! Sagutin ang mga tanong. Ano ang mensahe ng tulang iyong napakinggan at binasa? Sagot, sa tulang puksain COVID-19, ipinarating ng manunulat ang dapat gawin ng mga batang katulad mo sa panahon ng krisis sa ngayon. Ikalawang tanong, ano ang napapansin mo sa mga huling salita sa bawat linya? Sagot, nagtatapos sa tunog o titik na magkatugma ang mga salitang nasa ulihan ng bawat linya. Tara mga bata, intindihin pa nating mabuti ang ating aralin. Bata, bata, anong iyong ginawa? Di ba't sa bahay lang, para nyo ng awa? Huwag lalabas nang sa COVID-19 ay di mahawa. Isaisip lagi kalusugan ng di mapariwara. Pansinin ang mga nakasalungguhit na salita sa ulihan ng bawat linya. Ang mga ito ay nagtatapos sa tunog o letrang A. Sa tula, palagi mong maririnig na ang huling pantig ng salita ay magkatunog o magkatugma dahil mas magandang basahin o pakinggan ang mga salitang magkatunog o magkatugma at mas madali itong sundan. Mga dapat tandaan sa pagsulat at pagbigkas ng tula. Ang bilis ng pagbigkas ng tula ay naaayon sa nilalaman at paksa nito. Kung ito ay malungkot, masaya at iba pang damdamin. Isaalang-alang ang mga tuntunin sa pagbuo ng tunog o pag-uulit ng mga inisyal na tunog, katinig o tunog patinig. Ikatlo, huwag din kalimutan ang sukat at tugma ng inyong bubuing tula. Ikaapat, magiging mas masining ang tula kung ginagamitan ito ng tayutay. Ngayong ating nalaman ang mga dapat tandaan sa pagsulat at pagbigkas ng tula, tawagin na natin si Raul Baul upang maghatid at magbigay sa inyo ng mga gawaing makapagpapahusay sa inyong kaalaman tungkol sa aralin. Handa ka na ba, Raul Baul? Opo, Sir Mar. Mga bata, tingnan niyo to. Galing mo, subukin ko. Panuto. Isulat sa papel ang tama at akmang salita sa patlang upang mabuo ang tula. Hanapin ang mga salitang ipinakita ni Raul Baul. Ang mga sagot ay matatagpuan sa loob ng kahon. Magalang. Basahin. Paso. Dumamay. Pinabayaan,
paliguan. Unang tanong. Nanay, nanay, tingnan mo na mulaklak tanim sa patlang. Ikalawang tanong. Mahal kong inang bayan, salamat di mo ako patlang. Ikatlong tanong, nalibot mo na ba? Islang napakaganda, nabighani mga dayuhan, malinis na dagat ay patlang. Ika-apat na bilang, noong ako'y bata pa, palaging pangaral ni ina, maging mabait at mapagbigay, sa kagipitan ay handang patlang. Ikalimang bilang, mga kaklasiko, maghanda na tayo. Leksyon ay asikasuhin, aklat ihanda at patlang. Ngayon naman, ipakita natin ang mga sagot sa mga bawat bilang. Unang bilang, nanay, nanay, tingnan mo na mulaklak tanim sa paso. Ikalawang bilang, mahal kong inang bayan, salamat di mo ako pinabayaan. Ikatlong bilang, nalibot mo na ba? Islang napakaganda, nabighani mga dayuhan, malinis na dagat ay paliguan. Ikaapat na bilang, noong ako'y bata pa, palaging pangaral ni ina, maging mabait at mapagbigay, sa kagipitan ay handang dumamay. Ikalimang bilang, mga kaklasiko, maghanda na tayo. Leksyon ay asikasuhin, aklat ihanda at basahin. Mga bata, nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Magaling! Salamat muli, Raul Baul, sa mga inihanda mong mga gawain. Hanggang sa muli! Walang ano man, Sir Mar! Tara mga bata, para mas lalo pa ninyong mapahusay ang pagsulat at pagbuo ng tula, heto ang inyong takdang aralin. Panuto, basahin ang sumusunod na tula sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Maaaring humingi ng gabay mula kina nanay, tatay, kay kuya o ate sa pagsagot. Bunso, bunso, bakit ka malayo? Sana malapit lang nang ika'y matingnan. Pagsasamahan, pagdadamayan, mithiin ang mahal nating magulang. Unang tanong, sa tula sa itaas, ano ang mga salitang magkatugma? A. Malayo, matingnan. B. Malayo, pagdadamayan. C. Pagdadamayan, magulang. D. Matingnan, pagdadamayan. Ikalawang bilang, mga kabataan sa magulang patlang. Kinabukasan mo'y mapabubuti't di mabaliwala. Tuparin ang kanilang inaasam sa iyong kinabukasan. Pagpipilian, lumuluha,
maniwala. Naninibugho. Likha. Ikatlong tanong. Malasot lang kutis, akala mo inis-is. Pampaganda ng mukha, si Bathala ang may patlang. Pagpipilian. Lumuluha. Maniwala. Naninibugho. Likha. Ikaapat na bilang. Sa sangkalan nakatunganga, walang umaaway, walang nang-aalipusta, dahil sa usok ako'y patlang. Pagpipilian. Lumuluha. Maniwala. Naninibugho. Likha. Ikalima. Mga kapatid ko sa malayo, alalang-alala ako sa inyo. Damdamin ng lumo, pamilya ay patlang. Pagpipilian. Lumuluha. Maniwala. Naninibugho. Likha. O mga bata, nakatapos na naman tayo ng isang aralin. Sa araw na ito, napagyaman natin ang inyong mga kasanayan tungkol sa pagsulat at pagbuo ng tula. Sa pagsulat ng tula, maaari kang maging isang mahusay na manunulat at mambibigkas pagdating ng tamang panahon. Muli, ako ang inyong Sir Mar na laging gagabay sa inyo sa asignaturang MTB MLE 3. Kita-kits! Paalam!